Pagkakataong po ito, alamin po muna natin ang reaksyon ng mga nagtitinda sa pagtaas ng presyo ng asukal. Yan po ang tinutukan ni Luisa Erispe live. Rise and shine, Luisa. Rise and shine, Dayan. Rise and shine, Pilipinas. Dayan, ultimo presyo ng kakanin at mga karniwang pantawid gutom nating mga Pilipino. Tumaas na rin ang presyo dahil sa taas ng presyo ng asukal ngayon sa merkado. Kung dating mayroon pang 5 piso, nagsisimula na sa 10 hanggang 20 pesos ang tindang palamig na buko ni Aling Edna. Dati kasi anya, mura-mura pa ang presyo ng asukal, kaya kakayanin pang magbenta ng tigli 5 piso. Pero ngayon, mawawalan na siya ng kita. Di rin naman pwedeng palitan ng washed o asukal na pula ang nilalagay niya sa paninda dahil mag-iiba ang kulay ng palamig na buko. Sugar namin, yung palamig namin is may 5 peso. Ngayon po hindi na po 10, 15, 20 na. Kasi po dati ang sugar is 29 lang ang kalahating kilo. Ngayon po is naging 44 na po ang kalahating. Nga po ang problema namin. Pagka nagtaas pa ng August, baka hindi na ako magpalamig. Baka buko na lang na fresh ang aking itinda. Naman na naglalako ng kakanin, pinipilit pa rin magbenta ng tigli 5 piso para anya kahit papano makabenta kahit ang mga kasamahan niya 3 piraso kada 20 pesos na ang bentahan. Pero kung magtataas pa sa Agosto ang presyo ng asukal, wala na siyang magagawa kundi magtaas din ng bentahan. Mga kasama ko nagtaas. Eh sa akin, ano lang ako, 5 piso lang po ako sa kanila, 3.20. Yung akin kasi pag tinaas ko, lalong tutuman, kaya ganun pa rin yung ano ko, presyo. Ganun talaga mangyayari nun. Pag tumaas na ng tumaas, magiging 3.20 na naman yun pag ganun. Ang presyo ngayon ng asukal na puti o refined sugar sa palengke, tumaas na naman. Kung dating 90 pesos kada kilo, sa ilang mga palengke tulad ng sa Pasay Market, Pasig Market, Mega Q Mart at Malabon, naglalaro na sa 95 to 100 pesos ang kilo ng puting asukal. Ang pinangangambahan ngayon, baka sa susunod na buwan, tumaas pa ito dahil ayon nga sa Sugar Regulatory Authority, posibleng mawalan pa ng supply pagdating ng Agosto. Sa ngayon, ang plano pa lang ng Department of Agriculture ay maglagay na ng SRP sa asukal at kinukonsidera na rin nila ang importasyon, bagay na irerekomenda pa lang naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Dayan, sa ngayon nangangamba nga yung ating mga kababayan dahil nga patuloy yung pagtaas ng presyo ng asukal. Kaya naman sana ay agad itong malutas o magawa ng paraan ng Department of Agriculture, bagay na patuloy namang pinag-aaralan ng ahensya o ng kagawaran kung paano nga magiging sapat yung supply sa susunod na buwan. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.